Very colorful nga ng cake order ni ma'am sa atin for today's video. Ay, Sisi, akala ko madali lang to nung ginawa ko na ang trabaho pala. Habang ginagawa ko nga to, talagang nagagandahan talaga ako. Maganda nga, pero ang pinaka nag-ubos ng oras ko dito is yung pag-prepare ng icing. Iba-iba kasi yung color na kailangan kasi nga colorful yung design. So, yun na nga, sinimulan ko mag-prepare ng icing. Kaso, ang hirap tansyahin kasi konti lang naman yung mga kailangan. Pag napasobra kasi, baka masayang. Yung ibang color kasi ng icing, baka hindi ko na magamit. Nagagamit ko lang kasi yun kapag may mga next order na same color yung kailangan. Bukod sa pag-prepare ng iba't ibang color ng icing. Ang pinaka nagpatagal din sa akin ay yung pagpipe ng mga florals. Iba-iba ba naman kasing piping tip ang kailangan. So sinimulan ko na nga magguhit ng stem. Gamit lang naman ng barbecue stick. Tapos sinimulan ko sa isang color at isang piping tip muna. Then ako na lang bahala nagposisyon ng mga florals kung saan ko na lang ilalagay. Kasi kung magbabase pa ako dun sa photo reference, mapapatagal pa. Pero syempre, nilapit ko pa rin kasi naman. Kasi yun nga yung preferred ni customer. Buti pala nung time na to, may ilang clips ako na na-videohan. Pero hindi ko na na-videohan yung kabuuan, pati yung paglagay ng mga design sa top at paglagay ng dedication. Paano ba naman na full storage niya tayo? Sabog na kasi yung memory ng phone ko, kaka-vlog. Tapos hindi naman napopost. Ang hirap kasi mag-edit at mag-voice over sa tunay lang. Tapos may mga pending cake orders pa na gagawin, kaya ang hirap talagang isingin. Ang dami ko pang gustong i-post, pero for now, ito na lang siguro muna. Finally, tapos na tayo. Ang ganda-ganda talaga ng cake natin. At nag-feedback nga si customer dahil sobrang nagustuhan daw yung cake. Kaya thank you so much po sa tiwala at pag-feedback. Kung nagustuhan niyo yung cake na to, parate na lang 1 to 10. Thank you so much for watching. Babush!